Hi, fantastic morning! Yan, gising pa ba? O gutom na? Gutom na. So, papaspas ako na. Actually, yung unang nag-talk, I mean, yung kanina pa lang, di ba? Sino simula kanina nandito na? Pakitaas mo yung kamay. Ayan, so nabutan nyo si Sir Tom, di ba? Nasimula nyo si Sir Tom, di ba? Doon pa lang, ano na eh, wala nang questions eh. Kasi, kumbaga yung owner ng company, di ba? Talagang grabe yung super hands-on. Sino po yung mga first-timer dito? Pwedeng, wow, ang dami. Alright. So, sa mga first-timer po, ang dami na nagpatotoo, ang dami na nagsalita. Nakita nyo yung kung gaano kaganda yung produkto, pati kumpanya, pati po yung marketing plan. Kung gaano ka pogi yung owner ng company, no? At kung gaano ka hands-on, no? I think there's no question, no? Ang tanong na lang dyan is anong package yung pipiliin nyo after ko magsalita dito. So, bago ang lahat, pakilala lang po muna ulit ako, no? Carlo Mark Simalinog. Ako po ay isang nurse, no? Nurse po ako by profession. At nagsimula kanina yung RBA natin, OFW, Seaman, no? Ako po ay hindi Seaman, pero OFW ako. Land-based po ako. Alright, nagtrabaho ko sa Saudi for about 3 years or more, no? Tapos, ito na yung ginawa naming business right after Saudi Arabia. So, going 4 years kami dito sa company doing this full-time. Alright, so ngayon, simulan ko lang yung kwento kasi alam ko gutom na kayo eh. And alam ko excited na kayong pumili sa baba, no? Para simulan yung negosyong ito. Alright, anyway, ito po. Asa na yung slides ko, brother? Yan, yun. Ay. Ayan, alright. So, papakita ko lang, no? Ito kami dati. Para masabi nyo na hindi po kami lumaki sa yaman. Alright? O hindi po kami pinanganak na may silver spoon. Okay? Ano po kami? Ano lang? Bronze. Kumbaga, wala po kami, ano? Kumbaga na, katamtama lang po, may kaya lang po, no? And yan, yung kami nila upline Melex and yung sister ko, yung kilala niya po na uplines natin, no? Yung brother ko si Jack, yung mother ko, yung isa pa po anak namin dyan. Nag-apartment lang po kami dati ni Michelle. And si Michelle, yung mini ladies po natin, no? And, hindi ko ayun, yun yung motor. Tandaan niyo yung motor na yan, ha? Kasi dyan po kami nagsimula, alright? So, hindi wala po kaming kotse ni isa. Before, no? Before, wala kaming kotse ni isa. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung ilan na po yung kotse naming pamilya. Alright? Anyway, bago ang lahat, nag-nurse nga po ako after kong graduate ng nursing sa tuwan-tuwa po yung nanay ko kasi one take lang po ako nag-board exam, no? That was in 2009, no? So, wala pa akong review-review ng talagang self-review lang sa bahay. Tapos, nag-take ako ng board. Hindi ko akalain na pumasa ako. So, talagang tinadana tata ni Lord na mag-nurse talaga ako. Alright? So, akala ko doon na mababago buhay ko kasi nursing or nurse, being a nurse, di ba, alam naman natin na malaki ang sweldo sa ibang bansa. Tama? I'm pretty sure mayroon sa mga pamilya nyo, may mga nurses or nasa abroad na. Pero hindi naman po kasi ako pinalad mag-abroad bilang nurse. Nagtrabaho kasi nurse dito sa Pilipinas, ang sweldo ko lang noon, 1.7, isang buwan. Alright? So, grabe yung, that was 10 years ago pa, lagpas 10 years ago. So, grabe yung kumbaga, i-coin natin slavery sa nursing dati. Ngayon, I believe nasa 20,000-30,000. Maliit pa rin. Hindi pa rin siya nakakabuhay. That's why I opted na mag-abroad. No? Bago ako mag-abroad, naging call boy po muna ako. So, pag nakikita nyo sa Adonis, hindi, joke lang. Ano po ako? Nag-call center agent po ako dati. Okay? So, yun lang yung term namin, na call boy, kasi nagtatawag kami sa gabi. Alright? But anyway, after that one, nag-OFW na ako kasi nakita ko yung opportunity, no? Na baka ito na yung hinahanap kong opportunity na makakapagbago ng buhay namin. So, 2015 to 2018, nag-work ako sa Saudi, not as a nurse, different jobs po. At nandyan na nga yung iba't ibang profession, naging sales and marketing manager ako, procurement and logistic officer. Naging part-time dishwasher, no? Part-time dishwasher. Ayan, part-time na recruiter din, no? So doon pala nagre-recruit na ako ng sa HR, no? And then part-time fitness instructor, nagtuturo din ako sa gym, no? And part-time astronaut. Hindi yan astronaut. Alam lang po yan, sa Saudi Arabia, no? Sa desierto, no? Diyan, kumbaga parang geologist ako dyan. Doon sa lahat ng mga part-times yan, dahil sa sobrang dami kong trabaho sa Saudi, no? Wala akong sinasayang na oras eh. Kasi sayang yung time. Sayang yung ang pinaka importante sa lahat is yung oras, tama?
Kasi hindi mo na mababalik yung oras eh. So, ang oras, equivalent yan sa pera. Pag nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng? Baka wala ka talagang kikitain na pera. Tama? So ako, hindi ko sinasayang ni isang oras, isang minuto doon. Talagang kailangan may gagawin akong extra para kumita ng extra. Dahil doon, pag uwi na ako ng bahay ko doon sa accommodation, pagod na ako. Pag kinakausap ko na yung misis at anak ko, wala na. Nakakatulog na ako yan. Nakatulog na ako niyan. Yung bandang taas. Nakapikit na ako niyan. Tapos ginising na lang ako nung misis ko. No? So nakakatulog na ako. And of course, dahil din doon, natutustusan ko naman po yung somehow yung gastusin namin monthly, yung lifestyle. And nung nagkasakit yung anak ko, doon din somehow nanggaling yung pampagaling sa anak ko, no? Dahil sa pag-aabroad. Pero ayaw ko maging OFW nga forever kasi hindi ko nakikita na magiging ganun yung takbo ng buhay namin. At medyo malungkot talaga yung kinikwento ni Upline Edwin kanina, 27 years. Compared mo yung 27 years versus 3 years, napakalaki nung... sa 3 years pa lang ho, ramdam ko na yung lungkot. Ramdam ko na yung pagod. Ramdam ko na yung... na parang... alam mo yun, nakakapagod at nakakalungkot talaga sa abroad. Homesick, no? What more sa 27 years? Grabe yun, di ba? So, syempre, nakinita ko na hindi ako tatagal sa abroad. Ayaw ko maging OFW forever. That's why, we did the iFern business 2019 doing this full-time. Alright? So, nung ginawa na namin yung full-time yung negosyo, sabi nga niya, if somebody offers you an amazing opportunity but you're not sure if you can do it, say yes, then learn how to do it later. Okay? So, itong opportunity na to, nung pre-present sa amin to, hindi ko rin naman talaga masyadong alam eh. Tama? So, basta, sige, alam ko may pera eh. Kasi nakikita ko po yung ate at bayo ko, kumikita na sila 1 million. 2018, nagwa 1 million na po sila, combined income nila. So doon pa lang, talagang sabi ko, tanggal lahat ng duda ko, tanggal lahat ng doubts ko, sabi ko, totoo tong negosyo na to. Hindi to fly by night, hindi to pang 5 years lang, hindi to pang 10 years. No? Kasi kumikita sila, and not just them. No? Yung ibang family, ibang uplines na nakikita namin, nagsisimula kami dito, yan sila, Upline Edwin, no? Daang-daang libo na po yung kinikita nila noon. Alright, so talagang, hindi lang pamilya namin yung nabago, pati po iba't ibang buhay ng pamilya na nandito sa iFern. First year income namin kay iFern, umabot po kami ng 5 million. First year namin sa iFern, 5M. And, ayan na nga po. So, syempre, hindi mo naman marireach yung 5M na income kung hindi ka iikot. So, umiikot kami sa iba't ibang bansa. Okay, liname ko na, iba't ibang bansa. Iba't ibang lugar ng Pilipinas. No? So, andyan na yung Davao City, andyan na yung Masbate, Cavite, sa Norte, sa Masambales, Bicol, no? Metro Manila, of course. No? At ang isa sa mga pinaka talagang gulat din kami at pinakamabilis yung grupo namin na ngayon nandito sa May Pasig. No? Talagang grabe yung resulta ng mga taga-Pasig ngayon. And, yan. Dahil sa iFern, mga Sangkaterbang Awards, plaque, nakalipat na rin kami sa condominium. It's a resort-like condominium kung saan kami nakatira, no? Sa May Taytay. And, ayan. So, I get to spend time with my family, no? Sana na hindi ko nagagawa dati, no? So, ayan. So, yung panganay namin, kasi nasundan na po because of iFern din, sabi ni Sir Tom, gawa pa kami ng isang baby. Masunurin kami. Sige, gawa kami isang baby. Ayan. So, dalawa na po yung lalaki namin, no? Dalawa na yung anak namin ni Michelle. And, ayan na yung nakakasama ko na sila mag-playtime, mag-family time. And then, recently lang, nag-yate-yate kami. We party in the yacht, no? Somewhere in Subic po, no? Kasama yung uplines namin and yung kasama yung other team. So, yun yung hindi ko magawa sa abroad. Tama? Kasi hindi ko naman sila pwedeng dalhin doon eh. At magbakasyon kami. Kasi kung nandun ako, kung I was planning to dalhin si Michelle at yung anak ko sa abroad sa Saudi. Pero sabi ko nga, pag dinala ko sila doon, baka ma-homesick lang din sila. Kasi lagi ako nasa work, lagi ako nasa bahay, trabaho lang, bahay, trabaho. So, kumbaga, at least dito, nasa iFern ako, okay? Nagninegosyo kami everyday ng iFern, nagde-daily grind kami, pumupunta ako, makausap kami ng iba't ibang tao. Pero meron kaming time, no? Meron akong time na makasama yung anak ko, makasama yung pamilya ko anytime of the or any day of the week na gugustuhin namin. Yun yung hindi mo magagawa bilang OFW. Tama? Kung may OFW dito, kapamilya ng OFW, pag-isipan niyo po, malamang sa malamang yung tatay niyo, yung nanay, kung nanay niyo yun o asawa niyo yun, malungkot yun.
Hindi lang niya sinasabi, pero malungkot 'yon. I'm pretty sure kasi bilang OFW, alam ko 'yung pakiramdam, no? All right. So dahil sa iPhone din nabigyan po ang inyong lingkod ng $500,000 na ito 'yung sa presidential director, $500,000 rewards and incentives, no? Bonus lang po ito. Bonus lang. And ito po, some of the mga accolades, mga awards 'yan, 'yung top 20, top 15, top 15, no, 634,000. This was in October last year. November, $500,000. And then December, $500,000. Last January, nagtapos din po yung likod ng $500,000. So, grabe, no? Sinong gustong kumita ng 2 million or 2.5 million just a matter of 4 months? Sino po? Sige, task kayo. Walang hindi masama kasi nakatingin si Lord eh. Tama? So, ano lang yan, diba? Hindi ko pa sinama yung mga previous na earnings ko pa, no? So, mga recent earnings na lang yan, no? So, yan yung potential na pwedeng mangyari sa inyo. Alright? Maliit pa yan. Actually, maliit pa yan compared sa mga kumikita talaga ng 4 million, 1 million, 2 million, to even 5.5 million in a month. Pero malaking tulong na to, kalahating million. Sweldo ko na to dati sa call center, isang taon eh. Tama? Yung $500,000, 600,000, isang taon ko na sweldo yan. Pero yung iPhone, isang buwan lang po. No? So, yan po din po, yan din po ang mangyayari sa inyo as long as you follow the system, no? You follow your uplines, you follow Sir Tom, of course, no? And gagawin mo talaga yung negosyo na totoo. Hindi mo pwedeng tawagin daily grind yan kung once a week ka lang nag-grind. Okay? Hindi yan daily grind. Once a week grind lang yan. Okay? Kaya siya tinawag na daily grind with results. Hindi mo na pwedeng sabihin na daily grind pero wala kang resulta. No? Yung makabenta ka ng Ferndy, makabenta ka ng Power 3, yung sinasabi ni Sir Tom, di ba, first way of earning retail sales, malaking bagay na yun, i-post mo. Makakadagdag na yung pangkain mo, panggas mo. Tama? So, resulta pa rin yun. Alright? And, ito, some of the leaders and sa iba't ibang area ng Unstoppable Elite, yan. Ito po yung pinsan ko sa Davao, no, who just recently got the rewards and incentives as a presidential director. No, I mean PD na po siya si Upline Dima for 3 years na nakamit na rin po niya yung presidential director. Ayan sila Upline Joe Mike, no, Sleepy, si Upline Leia, and ito naman po sa Manila, yan ang ito sa Cavite sa baba. Nakikita niyo yan sa taas, no, yung sobrang ingay ngayon, no, si Concejal Junjun Concepcion, no. Ang dami nagpapa-picture diyan kasi grabe naman yung ginawa nitong ni Conci, no. In just a matter of two weeks, no, binali niya yung imposible na yung team builder hindi kayang gawin in 2 weeks. In 2 weeks nakuha niya po team builder. Tama? Kahit ako gulat ako eh. Tama? He joined September last year, September 12, nag-grind na kami. Alas 8 pa lang ng umaga, nasa daan na kami hanggang alas 10 matapos namin. Pinukpok namin yung isang buwan, hinataw namin talaga ng todo. Alright? So kung pagod, no? In just a matter of 2 months, nag-field manager po siya. Okay? So ganun katindi. Nag-solid gold Rolex na rin siya. In 3 months, no? Nag-millionaires club po si Upline Junjun Concepcion. No? Ngayon, 4 months, meron na siyang Mercedes-Benz. Part na rin po siya ng Mercedes-Benz at nagtotalk na rin siya before. I mean, nakapagsalita na siya dito sa iFern. And just, ngayon, magpa-5 months na siya, magto-2 million na po yung income niya sa iFern. 5 buwan pa lang ho. Okay? So kung sinasabi nyo, yung iba dito nagdududa, kaya ko ba yung 100,000? Kaya ko ba yung 200,000? Kaya ko ba yung 1 million? Kayang-kaya nyo. Tama? Siya nga kinaya, 5 months, magto-2 million na eh. Tama? Ano bang meron kay Upline Junjun na wala sa inyo? Tama? Sige, given, konsehal siya. Given, ang konsehal siya, may kakilala. Pero, ang nakita ko lang kasing katangian niya, pasigasig, yun yung term niya eh. So, sobrang sigasig niya po talaga. No, kumbaga, sobrang sipag. I believe lahat naman ng tao dito masisipag. Tama ba? Masisipag ba talaga kayo? Yes! Yun. Alright. Masipag kayo, matyaga, at nasa tamang kumpanya kayo. So para peras lang po tayo ng opportunity, ang kailangan nyo lang gawin, gawin nyo ng totoo si iFern. Okay? Alright. Ayan. So, ano ba to? Okay, fast forward. So ito po, iFern should be your choice, sabi nga ni Upline Alex, kasi
yun yung choice ng pamilya namin, no? The Sumalinog Asuncion family. And this is not to brag, no? Lahat ito, hindi ito para ipagyabang or what not. Pakita lang namin some of the family checks, incomes. Yan, yung sa top, October 3, 240,000. That's one week check. Carlo and Michelle, another one, October 24th. 2 weeks naman po, 400,000. November 14, 2 weeks, 350. Ayan, November 20, 230. Alex and Melay, 1.3. Upline Alex and Melay, no? Another 1.1, and so on. 873, 1 week nila yan. Ayan, kay Upline Dima, hindi ko na makita iba. Arlene and Jack, 240,500,000. So, ilan lang po ito sa mga cheque. And ito yung mga recent, no? Ayan, so November 28 again, 230,000. February 633, 1 week. Ito yung kay Michelle, yung field vice president. So mga nagdududa ulit na ano ba talaga, nakukuha ba talaga yung rewards and incentive? Yes. So ito yung 90,000 na rewards and incentives, bonus lang po ito. Ayan, January 9, 227, and so on and so forth, no? So ito po, again, pinapakita namin sa inyo to, especially sa mga bago po. Ito po yung katunayan na yung mga cheque na ito, eh, nagiging pera po talaga yan. Alright, tanungin nyo na lang yung apply nyo. Nag-invite sa inyo kung gusto nyo, talaga ba nagiging pera ba talaga yan? Yung direct apply nyo, pa nag-encash, sumama kayo, magpa-encash kayo sa Metro Bank. Okay? At pagka na-encash niya, mag-family package ka na. Yun yung usapan. Okay, so, ayan. So, eto po, no? Eto naman po yung ilan sa mga sasakyan, no? Na again, na kanina nagsimula ako sa motorsiklo, kulay dilaw. Yung motorsiklo na 'yon, dahil sa motorsiklo na 'yon, no, na doon kami pumapasok ni Michelle. I mean, yun yung naging means of transportation namin dati. But because of iFern, no? Yung dalawang gulong. Ang daming gulong na po. 14 cars actually, to be exact, no? If I'm not mistaken, 14 cars. 3 years to 6 years of doing this business, no? Yung buong pamilya namin, lahat ng babae sa pamilya, yung mga misis namin naka Mini Cooper po, convertible lahat, yung bumubukas po yung bubong. Alright? Kasi para, ano sila, para wala silang inggitan, di ba? So, lahat sila convertible. Naka-chedeng, inyong lingkod, si Upline Alex, may Mercedes-Benz, Maybach, 24 million, if I'm not mistaken, tas Defender, and many more pa. Hindi pa namin naisama yung ibang family cars dito, no? Now, kung nangyari sa amin to, tama? Sino ba naman kami? 'Di ba normal na family lang po kami. All right? Mga empleyado nga lang po kami. Tama? So wala po kaming pangmalaking kapital, no? Na wala kang before, no? Wala kaming million-million na pangkapital para magtayo ng traditional business. But because of iFern, yung motorsiklo naging kotse, naging luxury car. Because of iFern, no, yung kakarampot namin sweldo dati, no, mahina ang kalahating million to millions and millions and millions of income here in iFern. And because of iFern, yung dating OFW, nakakasama ko ngayon yung pamilya ko, yung misis at mga anak ko, no? Now, kung nangyari sa amin, I'm pretty sure mangyayari po sa inyo yan. All you have to do is to act, is to believe pala, to believe on it, act on it, and then daily grind. All right? Daily grind with results. Okay? Now, may marami yung nakikita mga senior dito. Mga senior po, pakitaas po ang kamay, senior. Ayan. So, sabi ng iba kasi, senior na ako. Hindi ko na magagawa yan. Okay, given po, no? I mean, I understand, no? Medyo limited na yung movement. Pero ito po, papakita lang din po namin. Meron ba? Meron ba, ano? Upline? Meron? Upline Roel? Meron? Meron? Yung ano? Alright, ito papakita ko lang sa inyo na ito po mag-asawang senior din. 70 years old na yata sila, no? Ngayon, ginawa nila yung business. Part na rin po sila ng Mercedes-Benz. Bumili po sila ng Chedeng, no? Kasi panahon pa ho ng pandemic, binili nila yung Chedeng nila, no? Gusto nila may experience. Bata pa lang daw po kasi sila, yun yung dream car nila, Mercedes-Benz. Now, of course, gusto nila may enjoy bago sila, alam nyo na, kaya bumili sila ng Mercedes-Benz. Ito pa, play yung video ni Upline, Dan and Kit Mendoza. Again, para po ito, challenge to sa mga
senior citizens out there, no? It's not too late. It's never too late. Kami po may isa akong leader, member din po. Senior citizen, 65 years old, negosyante. May-ari ng building, no? May-ari ng building, may-ari ng maraming negosyo sa taytay. Pero at her age, sabi ko, tita, ang yaman-yaman mo na. Tama? Sabi ko, multi-millionaire na po kayo. Bakit nag-ano pa rin kayo ng negosyo? At nag-iFern siya. Nag-invest siya more, million-million din pa yung invest niya rito, dito kay iFern, no? Kasi malaki pamilya niya. Sabi niya, pag senior kasi, sabi niya kasi, common na iniisip ng tao pag senior, nasa bahay lang. Nunood ng TV, papalipas ng oras, tama? Pero sabi niya, anong gagawin ko sa natitira ko sa na time ko dito sa mundo? Tama? Meron naman, hindi naman ako baldado eh. Tama? Nakakapagsalita pa ako, nakakita pa ako, hindi ako bulag, hindi ako bingi, nakakapaglakad pa ako. If there's a chance or an opportunity na tumulong sa ibang tao, at my age, gagawin ko pa rin yun. Tama? So ginagawa niya kasi gusto niya makatulong pa rin. Marami mga bata gusto mabigyan ng opportunity. And of course, ang mga senior, they've gone to challenges in life, mas matindi ang wisdom ng mga yan. Tama? Mas maraming kakilala, mas maraming madadala dito sa iFern. At marami pong matutulungan. At dahil dyan, ikokonek ko na rin, no? At dahil po dyan sa video na yan, ikokonek ko na rin kung gaano ka-importante na ipasok nyo yung pamilya nyo dito sa iFern. Kasi pag pinasok nyo po yung pamilya nyo dito sa iFern, time will come. No? Kanina, yung pinakita kong picture kanina, mangyayari sa inyo, time will come, kayo lahat, pamilya nyo, magkakaroon ng kanyang-kanyang kotse. Kasi again, nakalagay doon, we didn't come from a rich family, but rich family should come from us. And that should be your mantra from starting today. Kung hindi naman kayamanan yung pamilya mo, pero nakita mo yung opportunity ng iFern na nasa harapan, hindi po aksidente na nandito kayo ngayon sa iFern. Okay? Hindi po aksidente na dinala kayo o kung kinidnap man kayo nung nag-invite sa inyo, pasalamatan nyo pa rin yan. Kasi time will come. No? Time will come pag sineryoso mo itong negosyo na to, pag ginawa mo at binigay mo yung todo-todo mo, everyday kang kumakausap ng tao, everyday ka naghahanap ng kakausapin at nagbebenta ng produkto at nagtatransfer from kausap into sales, no? Everyday may bago kang business partners. Darating yung time, sa sobrang dami mong natutulungan, no? Si Lord, binabalik yan times 10. Tama? Naniniwala kayo doon? Tama? At huwag kayong mag-isip na hindi ito yung tamang opportunity or mag-aantay ako sa right opportunity. I'm telling you, there's no perfect timing for a perfect opportunity. Tama? Walang tamang oras sa tamang opportunity. Yung opportunity nasa harapan nyo. Nanalangin kayo kagabi nung isang araw, nung last week, Lord, penging 1 million. Lord, penging negosyo. Lord, penging pagkakakitaan. Hindi yan ibibigay ni Lord. Ito, 1 million mo. Ayan na yung negosyo mo. Hindi yan ganun. Our Lord or si Lord, binibigyan yan, binibigay sa atin yan by opportunity. Ano ba yung pinapakita namin sa inyo ngayon? Ano po yung pinapakita namin sa inyo ngayon? Opportunity. So, ito na yung pinagdasal mo. Okay? Don't wait for the right timing. Your time is now. Okay? So, go on. Thank you so much. We are actually done. Thank you. And we hope ngayon sa araw na ito, lahat ng mga hindi pa members, kausapin nyo na yung apply nyo. Open pa po yung kahera natin hanggang 9 o'clock. Simulan nyo. Any package will do. Importante, magsimula kayo sa business ito. My name is Carlo Marx Malinog, Presidential Director. And thank you, MBBC. To God be all the glory.